afternoon sa inyong lahat. By the way, ang tawag yung girls is your host at Christiana. So medyo nakasando lang tayo, medyo mainit ngayon. Ang pag-uusapan po natin is regarding the SSS maternity benefit, kung paano po ang procedure at ago po ang bagong procedure po sa pag-claim po ng maternity benefit. Para po sa mga empleyado, empleyada, self-employed at mga nagbo-volunteer contribution po. So, pag-usapan po natin yan. Tara, puntahan na po natin ang Memorandum Circular Number 2023-003, kung saan po ang sinasabi po dito for all SSS member claimants and employers. So, subject documentary requirements for maternity benefits. So, ang nilalaman nito is yung kasi kung dati-dati, manual filing, at ngayon ay meron pong technology na po. Kung saan po meron po tayong user account ng bawat mga members. So, ito po. Kausapin natin. Basahin po natin, under the pursuant to SSSC or Social Security Commission, Resolution Number 143-2023, dated 29 March 2023, approving the updated list of the documentary requirements for maternity benefit to effectively implement the online filing of maternity benefit application and maternity benefit reimbursement application. O yung maternity benefit application ko, saan po ito yung nagsisimula po lang tayo magbuntis, ay kailangan na natin mag-submit ng mga requirements na kailangan po natin i-submit through SSS. So, paano nga ba ito kung through online na nga? So, then also, kung kayo po empleyado, papauluwalan po ng employer po ninyo yung inyong benefits sa pagbubundis. Okay? Yan nga po at sinasabi po na kailangan po isubmit to through my.sss portal in SSS website. Okay? Roman number 1 yan, for contingency that occurred on or after March 11, 2019 or the effectivity date of Republic Act RA 111-210 or the expanded maternity leave law. Ang sinasabi po dito na lahat po ng babae or empleyada ay kailangan po mag-submit online. Kung saan po ito ay kailangan i-scan copy ang inyong original documents or certified true copy na kung saan po ito nanggaling with a good image quality. Okay? Then, kung saan po ito applicable. Para sa mga live childbirth o yung mga normal or cesarean, and of the following, the child certificate of live birth, ito yung mga birth certificate na kailangan po i-upload natin sa SSS kapag nanganak na po tayo, nanganak po ang mga babae, register with the local civil register. So ito yung mga pinapatatakan po. Na kung saan po ang mga lying in, minsan po sila na po yung naglalakad para ma-register po sa City Hall. Siyempre with corresponding OR po yan. And or acknowledgement receipts issued by LCR, yung local civil registrar. Okay? If the filing date of MBA and MBRA is within 6 months from the date of delivery, dapat within the 6 months po ang registration nito para may file po. Then, letter B is child CLB, COD, issued by PSA with corresponding OR or acknowledgement receipt if the filing date of MBA, MBRA is beyond 6 months from the date. So, anong ibig sabihin ng MBA o yung maternity benefit application? Ang MBRA is maternity benefit reimbursement application. Letter C naman, report of childbirth death issued by the Philippine Embassy, Consulate General, PSA, or its equivalent document issued in a foreign country with English translation, if applicable, kung applicable lang naman. Then, number two, for stillbirth or petal death, ito yung siguro yung
hindi eh, miscarriage na yun eh. Ah, di. Oo, tama. Ito yung mga miscarriage. Ah, hindi. Kasi letter number 3. Stillbirth or fetal birth. Kung ano man po yan, ito po yung mga isasubmit po natin through online o i-upload. Certificate of fetal death duly registered with the LCR. May corresponding OR. Ito yata yung after nanganak. Nanganak na tapos namatay sa labas. Yun. E-filing date, parang normal na rin to eh. Yan po. Same pa rin po siya ng normal requirements. COFD, issued by PSA, okay? Then, kung sa ibang bansa, Philippine Embassy. Number 3, kung miscarriage, emergency termination of pregnancy, o ectopic pregnancy or something, kung ano yung mga dahilan ng pagkamatay ng bata sa loob ng tiyan, okay? Ito pa yung mga requirements. Any of the following proof of pregnancy, result of pregnancy test, duly signed by a physician, municipal health officer. Or result of the diagnostic test with the corresponding report duly signed by a physician, which may include any of the following ultrasound, blood pregnancy test, early pregnancy factor. Yan po yung letter A. Then letter B naman, and any of the following of the termination of the pregnancy duly signed by a physician, pregnancy test, ultrasound, histopathological report, operating room record. Any of the following, letter C, medical documents by sign ng physician ninyo, medical certificate, record of consultation, and clinical abstract or discharge summary. Yan po, okay? Letter B naman, for specific maternity case or circumstance of the female member or employer, the following are additional rules and required supporting documents. Mga additional to. Scan copy ng ano, colored original, dapat maayos po, and or CTC, certified true copy, kung hindi naman masyadong kita, and, pero dapat kuha na naman, ano, good image quality naman, okay? Sa B1, for maternity contingency that occurred locally, ito po yung mga additional. Medical documents that are electronically issued must be submitted together with the OR of the procedure. Letter B, physician name and PRC license number must be indicated sa medical documents. Ito yung tinatatak ng, ano, ng mga physician na may number po nila ng PRC. Okay, B2, the for maternity contingency that occurred abroad, medical documents that are issued for the foreign country must be submitted in English translation. Then, authentication by a Philippine Embassy. Yan. Kung kayo naman po ay solo parents under the RA 8972, ito naman po yung mga requirements po ninyo. Any of the following document issued by the local government unit and signed by the social worker and city municipal mayor shall be required for submission. Okay? Ito po ay valid solo parent ID. Okay? Sa kailangan valid solo parent ID. Then, A2 is certification, electronic certification eligibility of solo parents if ID is not yet available. So, certification yan. Yan po yung pwedeng, yan o, sa, kung valid ID po, wala. Okay? The date of delivery must be within the validity period of solo, 6 months po ito. Except for the time solo parent whose document must have been within the 6 months. Okay. Certification of electric certification of eligibility must contain all the important details as reflected in the solo parent. Ito yung name, address, birthday, date of validity, kung saan po yung issue, at yung, yan, birthday. Okay. So, yan po yung sa solo. Ayan po yung ano, sa, tawag dito, solo parent nga po. Hindi. Alright, so naligaw tayo. Nasaan na tayo? Yan, para sa solo parent nga pala yan. Para naman sa mga self-employed, voluntary, overseas worker, members who were previously employed or member already separated from the employment. So, nanganak ano, nag-resign kayo dahil hindi nga po kaya ng inyong mga katawan or something na gusto nyo na po mag-focus sa inyong mga pagkapanganak ninyo, ito po yung mga requirements na nag-resign kayo before the date of delivery. Okay? So, ito ang requirements.
through submission online, kailangan meron po tayong certificate of separation from employment indicating the effective of the separation and that no advance payment was granted. Kung wala namang in advance payment po sa inyong employer before the date of the delivery. Okay? Then letter B, if the member cannot secure, kung hindi naman ma-secure ng separation dahil hindi nga po sila mabigyan due to this company strike, etc., kung ano man yung nangyari sa inyong mga employer, ay pwede po kayong gumawa ng undertaking, affidavit of undertaking regarding this incident or yung separation of employment ninyo. Yan, okay? Five, for employers who already paid the maternity para sa mga employers naman, okay, sa mga employers, ito po ay para sa inyo para hindi po kayo naliligaw or something kung ano ba ang kailangan nyo gawin. Okay? So, sa mga employers, kunyari, ang inyong nabigyan in advance, hindi na po nagparamdam or hindi na po bumalik sa inyong vicinity. Ito po ang mga requirements. Okay? The following documents shall be required for submission, whichever is applicable. Any medical documents issued by the hospital, medical facility in live birth, or like childbirth or proof of pregnancy or any medical documents. Eh, paano nga ba kung hindi nga bumalik? Tapos pwede ba yun? Pwede naman yun as long na ipapakita naman na empleyado niya siya at nanganak siya sa inyo, pwede naman siguro kayo humingi ng documents yan. Certification from the employer that the employer did not return or report back. Ito nga yung AHUL, absent without leave, or yung walang paalam, or else sa paalam pero hindi na nakipag-communicate. Okay? Number 3, any of the following proofs of advance payment. Kung nagbigay kayo ng mga advance payment regarding check voucher man yan or online transfer. Okay? Letter B, for employers who cannot provide the child CLB, COD, or any medical document issued by the hospital, medical facility indicating live birth, the reimbursement shall be corresponding to 60 days. Kailangan maayos na po yan, ha? Ang employer, okay? Ng employer. Number 6, for females and members or employers filing for adjustment or settled maternity benefits, since allocated leave credits were not used due to unemployed separation employment. Ito na may mga nag-resign na okay naman sila pero hindi nila nagamit yung sick leave nila. Okay? So ito, letter A, duly notarized affidavit signed by the child fathers or qualified alternate caregiver stating that he is unemployed prior and during the period of maternity. Okay? Letter B, if the date of separation is prior to the date of delivery of members, certificate of separation from employment issued by the employer of the child father or a qualified alternate caregiver indicating the effective date of separation. Okay, ito yung certificate of separation from the employment na issued na ng employer. So ito ang kailangan i-provide para at least makuha ng female yung mga hindi pa nagamit na sick leave. Okay, if the date of separation is after the date of delivery of the member, certificate issued by the employer of the child father or qualified alternate caregiver indicating the same and the maternity leave allocated by the member were not used. Okay. Ganun lang po kasimple yun. Okay? Okay. Wala. Okay. Okay. Then, siguro nababasa, no? Lakihan nga natin. Ngayon ko lang napansin na yung liit. Alright, yan. So, liitan pa natin. Liitan. Ayan. Okay, ito, for contingency that occurred prior to March 11, 2019 or effectively the date of RR1210 or EMN, the female member or employer shall be required to submit online the same supporting documents or enumerated section 1 and above. The following additional rules for cesarean delivery shall also apply. So, online po lahat ito, wala na po tayong manual or pupunta po tayo sa SSS, wala na po yun. Maliban na lang kung talaga kayo ay hindi po makapagano, pwede po kayo magtanong regarding on the process of online, okay?
Letter A, end of the following issued by the hospital medical facility indicating the type of delivery. Ito po yung operating room record, okay? PPD copy, surgical memorandum, okay? Discharge summary report, okay? Medical clinic abstract, okay? Delivery report, okay? Then detailed invoice showing applicable charges only if the cesarean delivery occurred abroad, kung sakaling abroad man yan. Then other additional medical documents. Letter B, for employers who already paid the maternity benefit in advance to their female employees but who cannot provide the above mentioned additional, okay, within 60 days, kailangan makomplete ito. Kung hindi, wala na, thank you na po. Number three, for maternity benefit claims exempted from online. Ito yung mga hindi po makapag-file ng online. Ito po yung, kung sino po yung mga ito. Okay, the female member, employer or claimant pays whose maternity benefit claim falls under any of the following shall be required to accomplish the MBA, MRA, or special cases, form and submit the same, together with applicable supporting documents as enumerated under Section 1 and 2 above. Over-the-counter at any SSS branch office, foreign representative office, or through email to the OFW. Ito, regarding sa mga OFW, pag sa merong OFW. Okay. Deny claim reconsidered for payment. The reconsideration on the claim shall determine by SSS with corresponding notification to the member employer regarding on the refiling of the claim. Kung hindi sila, lagi silang dinideny, pwede mo na pong pumunta sa SSS office para malaman bakit ba talaga na-deny, syempre. Then, letter B, unclaimed benefit reimbursement of an inactive, close, terminated employer. So ito, pwede po tayong pumunta kapag tayo po ay na-terminate sa employer or inactive. Okay? Pwede po tayo, based on the SS record, yung mga hindi na hulugan. Then, letter C, unclaimed benefits of a deceased member. Siyempre, kung namatay after the birth ng sanggol, pwede po ang mga kamag-ana pumunta ng actual doon, siyempre, para asikasuhin lahat. So, ito po ang mga kailangan dalhin o file the claim once the benefit has been settled, then submit his or her affidavit of undertaking form duly administered by SSS branch employee, etc. Alright, yun, mga unclaimed, okay? If there's a fraud prevention or meron pong fraud na or forgery na nangyari, ang SSS ay magkakandak ng further verification process from the application government agencies institution such as the Philippine Statistics Authority and LCR, Department of Social Welfare and Development, LGU, and Medical Institution. Okay. Kailangan imbestigahan nila yan sa lahat ng mga ahensyang nabanggit kung nagkaroon ng forgery po sa pag-claim ng benefits. Okay. Letter B, female members, employers, and claimant pays, including any person involved in committing any case of fraud based on the result of the verification processes conducted by SSS, shall be held liable under all circumstances for false information, misrepresentation, and fraud in accordance with Section 28 of RA 11199 and other applicable laws, rules, and regulations. And all other existing requirements ay kailangan ma-implement. Alright? So, ganun lang naman po yung ating discussion for this live stream yung regarding on the maternity benefits. So, kung kulang pa po at medyo po hindi po natin naintindihan masyado, ay pwede po kayo mag-comment, message sa akin directly. And sa lahat ng mga gusto po magkaroon ng live session privately, ay sumali na po kayo sa ating or bumili na kayo ng badges. Okay. Mura lang naman yan, 25 pesos. So magkakaroon lang tayo ng live session regarding on that, 30 minutes to 1 hour. So dapat makasampo or 20 person po tayo. Okay. So that's it. So hopefully kung nakatulong po itong ating live session or live stream, ay mag-subscribe po tayo and bigyan mo po ako ng isang like and paki-share na rin po sa mga kaibigan po natin sa social media ninyo.
And follow nyo na rin po ako sa Facebook page, TikTok. Okay, nakalagay naman po sa ating description. Alright. So that's it, folks. Maraming salamat po at mabuhay po tayong lahat. See you on my next video.